Hello, what's up mga boss? This is Boss Rod and welcome to my YouTube channel, Boss Rod TV. So today, pag-uusapan natin kung paano ba gumamit ng media queries for responsive website. So ano pang iniintay natin? Let's get started! So ayun mga boss na, ang gagawin natin is, gagawa tayo syempre ng project. Okay? Then CD, desktop, gagawa tayong folder. Let's say, media queries tutorial. Enter, CD, media queries, enter. Then, code dot, para mag-open siya ng VS Code. Okay? After na mag-open ng VS Code, mga boss, so, kailangan muna natin na install nyo muna yung extension na to na live server. Yan, retweet date. And also, yung live SAS compiler. So, kasi yung mga next na natin yung tutorial na custom UI, so gagamit na tayo ng SAS. Okay? So, hindi tayo mag-native CSS. Yan. So, download nyo tong live SAS compiler. So, si Ritwik Day lang din yung author. Okay? So, si Idol yan. So, after nyo ma-install yung dalawa, no, mga boss, gawa tayo ngayon ng HTML. So, let's say index.html na lang. And then, gagawa tayo ng folder for CSS, so let's say styles na lang, and then gawa tayo ng index.scss, so yan yung SAS. Okay, so ang gagawin natin dito sa index.html, gagawa muna tayo ng HTML. Yan, okay, so basically yung dinownload natin dalawa, live server for live reload, once na nag-save tayo dito, automatic nagre-reload na yung browser. And then yung live SAS compiler natin, pag gumagawa tayo ng CSS dito sa SAS, automatic gumagawa yan ng index.css na file, okay? Let's say run muna natin sila. So, open with live server natin yung HTML. Yan. So, dapat mag-open ng browser. Yan. So, media queries, okay na. And then, pindutin nyo tong watch SAS. So, pag nag-watch SAS yan, makikita nyo, mag-open yan ng terminal, pwede nyo i-close yan. And then, makikita nyo dito mga boss, no, may index.css map. So, kahit din nyo anin yan, pansinin. And then, yung index.scss, gumawa rin siya ng index.css. Once na naglalagay tayo ng CSS dito, automatic, kine-create nyo yun dito sa, kino-compile nyo yun into native CSS. Okay? So, wala tayong gagawin dito sa index.css. Puro SCSS lang tayo gagalaw. So, let's say, HTML body. So, pag pumunta ng index.css, automatic gumawa na siya ng CSS para doon sa code na to. Okay? So, let's say, meron tayo ditong div. So, dito mga boss, ang i-import nyo, hindi tong SCSS ha. Ang i-import nyo yung index.css. So, ibig sabihin, kung may index.scss ka, ang import mo doon yung index.css. Kasi automatic nag-create siya ng ganong file. Okay? So, kunyari, ang pangalan dyan, main.scss. So, kung i-import nyo yung main.css, okay? Hindi yung scss, okay? So, yun yon. So, import muna natin yung styles. And then, index.css. Okay? Gawa tayo ng, let's say, may main na tayo sa HTML. Then, main. So, let's say, lagyan natin ng height. So, ito yung panimula lagi ni Boss Rod, 100ph. And then, background red. Save. Then, punta tayo ng browser. Yan. So, kung mapapansin nyo, nag-apply na yung changes natin, di ba? So, na-maximize na natin yung screen natin. So, pag pumunta kayo yung index.css, nagkaroon na siya ng CSS na yan. So, yan mga boss. Papakita ko sa inyo. So, let's say, meron tayong content na div. Okay? So, let's say, sa content na div na yan, magkakaroon tayo ng... Kasi, normally, pag CSS lang, di ba, enter nyo na dyan. Pero, SCSS tayo, pwede na tayo mag-parent ng child relationship sa CSS. Okay? So, let's say, content, yan. Yan. Kasi, si main, okay? So, pag nag-over kayo dito, ibig sabihin, ang a-applyan nyo ng CSS na dot content na yan is under ni main. Ayan, oh. So, parent si main, under niya si content. Which is, ganun yung HTML natin. Parent si main, under niya si content. Okay? So, yan. So, let's say, gagawa natin to ng height and then 200px and then, let's say, width na 200px. Okay? And then, lagyan natin siya ng background color yellow. Yan. Save. Yan. So, kung mapapansin nyo, nag-apply siya, di ba? Dito, makikita nyo kung bakit pag nag-CSS si Boss Rod, kasi di ba, kunyari, normally, pag CSS lang gagamitin natin, gagawin ko nyan, di ba? Main, then, dot content,
Yan. Lagi kong ginagawa yung ganyan, di ba? So, ibig sabihin, under siya ni main. So, ganyan si Boss Rod mag-CSS, di ba? Kaya ako in-applyan dahil din sa paggamit ko na ng mga ganito. Preprocessor ni CSS dahil sa ganyan. So, yan. Kung makikita nyo sa index CSS, so, kinonvert niya tong code na to into native CSS. So, ano itsura nun? Ayan. So, kung makikita nyo, ayan yung pagka-convert niya. Kaya si Boss Rod nagaganon. Ayan o, nagaganto si Boss Rod. So, kung mapapansin nyo, ganun yung CSS selector lagi ni Boss Rod. Okay. So, ayan yung reason. Okay. Punta na tayo sa pinaka-tutorial natin ngayon. X na muna natin. So, focus lang muna tayo kay main. Okay? So, ang gagawin natin dito mga boss, gagawa tayo ng media query. So, unahin muna natin yung min width. So, anong ibig sabihin ng min width? So, let's say 500px. Let's say, pag nag-500, minimum na siya ng 500px, ang gagawin na nating background kay main, let's say, yellow na. Ayan. Kung mapapansin nyo, anong ibig sabihin nun? Kung nakita nyo to, itong size na yun, makikita yung screen natin yan. So, ibig sabihin ng min width ng media, ibig sabihin yan, basta hindi nagmi-minimum ng 500px yung ano mo, yung screen mo, i-apply ko yung background na yellow. So, kung mapapansin nyo, yan, hindi naman kasi bumaba ng 500, di ba? Okay, hindi siya bumaba ng 500. Pero, pag bumaba na siya ng 500, though, let's say, bumaba siya ng 500, yan, 498, di ba? Sa kanya ngayon, hindi na to irarun. Ang irarun niya na yung default or yung iba nyo pang media queries. So, yan. So, ayan yung ibig sabihin ng min. So, ibig sabihin, mag-a-apply lang tong CSS ko na min width na 500px once na ang screen ko, ang screen width natin is 500 and above. Okay, so yan, kung makikita mo 500 and above px yung screen. Doon lang nag-a-apply yung media query natin, okay? So, syempre, yung max, siya naman yung kabaliktaran. Save natin. Yan. Kung mapapansin nyo, ang max width niya lang is 500. So, ibig sabihin, hanggang 500, pag bumaba na ng 500, ibig sabihin, ang screen na natin yan, mga, ang magiging ano na natin, ang magiging background na natin is yung nasa media query na. Kasi nga, ang maximum width natin is 500. So, ibig sabihin, 500 pababa, i-apply ko tong max width na to. Ganun siya, 500 pababa. Pero, pag minimum width, 500 pataas. Okay, so 500 pataas. So, ayan yung difference ng dalawa. Okay. And then, bibigyan ko kayo ng example, mga boss. So, dapat pag mag-media query kayo, dalawa dapat yung ginagawa nyo, minimum and maximum. So, papakita ko sa inyo yung disadvantage pag di kayo gumagamit ng minimum and maximum. Let's say minimum, dalawa minimum. So, let's say gawin natin 800 yung isa and then ito yung green. Okay? So, save na tayo dito. So, yan. Kung mapapansin nyo, punditin natin yung main. So, kung mapapansin nyo dito mga boss, nag-run yung media query natin na 800. Nag-run siya. Kasi nga, 800 pataas na yung width. Okay? So, pag bumaba ng 800 yan, ang magra-run na ng media query natin is yellow. And then, syempre, pag bumaba ng 500 yan, ang magiging, ano na natin, background natin is default natin na red. Okay? So, ano yung disadvantage na to? Ang disadvantage na to, mga boss. Ayan. So, let's say, i-observe muna natin ulit. So, yellow, okay? Tumaas na yan ng 800, okay? So, mapapansin nyo dito, dalawang media query yung lumabas. So, dalawang media query yung nag-run, di ba? So, nag-run muna yung yellow and then nag-run yung 800. So, ibig sabihin dito, dalawa yung nag-run. Dapat, isa lang dapat yung magra-run. Di kasi maganda, dalawang nag-run na media query mo. Okay? So, mag-aaway sila sa CSS mo. So, dito, ang nangyari, tignan nyo, yellow, hindi niya na-inano yung yellow. So, inano niya, green. So, tignan nyo, may gagawin ako mga boss. So, let's say, inakyat ko sa taas yung 800 and then nasa baba yung 500. Anong mangyayari niyan mga boss? Save ko ah. Then punta tayo ulit sa browser. Ayan. Kung mapapansin niyo mga boss, ang hindi niya na na-run yung 800. Ang ni-run niya yellow. Okay? Pero nasa 800 na tayo ah. Kasi ang nangyari dito mga boss, dalawang media query yung nag-run sa'yo. Pero, syempre, dalawang media query ang nag-run sa'yo. Hindi porket 800 yun, siya na. Ang gagawin niya dito, kung sino yung pinakababa, siya yung irarun niya. So, ang nangyari kasi dito, let's say, nag-800 na nga ng screen. Ano na yun? 800 pataas yung screen natin. So, nag-run to. E, ang nangyari, 500 pataas to. E, wala tong wala tong hintuan eh. Wala ka naman nilagay na maximum width eh. Diba? So, ibig sabihin, 500 and up.
So kahit 800 pataas pa yan, basta 500 pataas. So kaya nag-grant, anong nangyari? Nag-grant tong background mo, nag-grant din yung background mong yellow. Pero anong nangyari dito, hindi niya niran, hindi niya dino, hindi nag-dominant si 800. Kasi nga nas, ano siya eh, above siya ni ano eh, above siya ni 500 eh. So ang nangyari dito sa CSS kasi, basta kung sino yung nasa pinakababa, siya yung mas dominant. Okay, so siya yung magra-run. Kaya, so hindi ko ina-advise na gumamit kayo ng media query na min-width lang. Okay, so I suggest gumamit din kayo ng max. So, ayun kasi pang ano, pang putol. So, gawin natin yon. So, ano yung ibig kong sabihin? Okay, so let's say 500. So, para hindi natin maning minimum width, magma-minus 1 tayo. Okay, so, and let's say max, oops. So, let's say minus 1 lang kayo sa minimum width nyo sa baba. Okay, so let's say 800 to, so syempre minus 1 tayo. So ang maximum width natin is 799 and then ang minimum width natin is 800 px. Okay? So save natin 'yan mga boss. Ayun. Kung mapapansin niyo dito mga boss. So kung mapapansin niyo dito, 500 and above na siya, di ba? So anong nangyari, ang ni-run niya ito lang. Syempre itong ano natin, media query natin na minimum 500 and then, pero ang sinabi niya dito, ang maximum ko lang is 799. Okay? So let's say punta tayo sa 799. 799. Ayun, 799, 'di ba? Hanggang 799 lang siya. Pero pag pumunta na siya ng 800, ano napapansin niyo mga boss? Pag pumunta na siya ng 800, ang nangyari na dito, hindi niya na ni-run yung media query na 'to. Ang ni-run niya na media query isa lang, nasa baba lang. Kasi nga hanggang maximum mo lang is 799 lang. And then ang minimum mo dito is 800 px. Okay? So ayun 'yon mga boss. Ayun yung sinasabi ko na mas okay tong ano, kumbaga mas accurate yung gantong forma ng media query nyo. Okay? So yan. So let ano na tayo. So gawa na tayo ng example. So let's say gawa tayo ng example. Gawa tayo dito ng okay. So ang gagawin natin niyan, gagawa tayo ng CSS dito. So let's say lagyan muna natin sila ng mga colors. So, lagyan natin siya, for example, ng height and width. Yan. So, tingnan natin yung tsura. So, ganyan yung tsura niya, no? So, ang gagawin ko dyan, mga boss, magdi-display grid tayo ngayon sa main natin. So, display grid, and then, may dalawa kasing strategy, mga boss. Meron kasing desktop first, at saka mobile first strategy sa pag-layout ng responsive website. So, siguro sa next, ano na natin yon, sa mga next tutorial na natin yun tatalakayin. So, for now, puro functionality lang muna ni media query kung paano siya nag-work. Okay? So, let's say meron tayong template columns na so ito ano ko kasi pwede naman ako mag auto columns, auto flow, auto rows, pwede ako mag ganun, pero baka mas maguluhan kayo. Kaya i-declare natin yung pinaka template niya. So let's say meron tayong template na 1FR, so apat eh, di ba? So 1FR, so apat na 1FR. Okay? So 1FR or pwede naman puro auto kasi nag-declare naman tayo ng height and width sa ano natin, content. Okay? So, pero sige, 1FR na lang tayo and then i-place item natin siya ng center para naka-center siya, okay? And then gawa tayo ng row, grid row, grid template rows. So, let's say ang template rows natin is 1FR lang muna. So, dito ang gagawin natin dito, grid row. So, ang grid row natin isa lang, 'di ba? Isa lang ang grid row. So, syempre gawin natin 1 negative 1. Okay? Or 1 2, 'di ba? So, yung negative 1 kasi, ibig sabihin nun, pinaka-end. Okay? So, kung marami ka pang row doon, yan. So, yan yon. Okay? And then, copy lang natin ulit yung grid row 1 and 2. So, iisang row lang kasi sila. And then, ang gagawin natin, syempre, tigi-isa sila ng column. So, grid column. So, first column is 1, 2, di ba? So, 1, 2. Ito, 2, 3. Ito, 3, 4. Ito naman, 4, 5. Okay? So, yun yun. So, gagawin natin 1, 2. 4, 5 or 4, negative 1. Okay, save. Yan. So, makikita nyo, meron na tayong
mga box, no? So let's say lagyan natin sila na. So okay na lang muna 'yan. So tanggalin natin place item. Specify item center. So for example, ang gusto kong gawin is pagdating niya ng 800, no? So let's say 810 'yan. Let's say 810. Ang gagawin natin, dapat itong mga to is itong blue red nasa taas, itong yellow tsaka green nasa baba. So paano natin gagawin 'yon? So doon na natin gagawin yung media query. Okay, so media query. So pwede kayong mag-set ng sarili nyong breakpoints, no, mga boss. So let's say minimum width natin, maximum pala. Kasi pag minimum ka nag-start, nasa ano kayo? Mobile first strategy. So pag maximum desktop, okay? So let's say ang maximum natin is 800, 'yon, 'di ba? 800 siya, 810 px. And then ano yung minimum width? Okay? So let's say pagdating niya ng 500 px, so let's say ganyan lang muna, no? And then ang gagawin na natin diyan, mga boss, para gagawin natin dito. Ang mangyayari niya kasi mga naka-declare na to by default, 'di ba? So ang gagawin na lang natin dito, papalitan lang natin yung template. Okay, so let's say grid, punta muna tayo syempre ng main, di ba? So ang gagawin na natin, yung template na natin kanina na columns, ito, yung columns na yun, pati yung rows, copy lang natin mga boss, ha? Okay, so copy natin yan. So ang dati nating template is ganyan. So ang mangyayari na, tig dalawa na sila. Syempre, ang mangyayari niyan, tig 1FR na dalawa na yung column natin, tsaka yung row, di ba? So, ganyan na dapat yung magiging itsura niya. And then, i-assign naman natin ngayon yung mga box natin ulit. So, copy natin ulit itong mga to, mga box na to. So, inulit ko, no? Pwede naman kasi ako mag-auto rows, auto fill, auto fit. So, sinashow ko lang sa inyo kung paano ba mag-change ng template, okay? Using media queries and grid, okay? So, yan. So, tanggalin muna natin itong mga CSS na yan kasi by default, meron na yan. Ang ilalagay nyo lang sa media query, yung mga i-override nyo or yung mga wala pang na-declare sa taas. Ito kasi na-declare na natin sa taas. Eh, hindi naman natin babaguhin yung size, di ba? So, pwede kasi natin i-override yung size, kahit ano. Pero dito, override muna natin yung positioning nila. So, ang mangyayari na, ang row 1 and 2 na, di ba, ang gagawin natin, ang row 1 and 2 na natin, si box and box 2, box 1 and box 2, di ba? So 1 2 silang dalawa. And then 2 3 column. So hindi natin sila babaguhin, di ba? Kasi sila as is na sila. So ang babaguhin natin yung 3 tsaka yung 4, di ba? So ang gagawin na natin dito, si 3, ang row niya na is sa pangalawa na yung row niya, di ba? Dalawa na yung row natin dito. So 2 3 na siya. Ganun din si 4. Okay? And then si ang column na nila hindi na 3 4. Kasi nga, sa baba na sila eh. So, ibig sabihin, kalayin na nila si box 1 at saka box 2. So, si box 1, ang column niya is 1, 2. So, kalayin niya si box 3, di ba? Okay? Kalayin niya si box 3. And then, si box 4, ang kalayin niya naman si box 2. Okay? Column 2, 3. So, ayan yon 2, 3. Okay? And then, 1, 2 yung column naman sa child natin, 3. Save natin, mga boss. Yan. So, kung mapapansin nyo, pag inano ko yan, nag 800 siya ng pataas. So, ang template niya, makikita natin sa CSS yan. Pakita natin CSS. So, yan. Kung makikita nyo, ang template natin is 1FR, then isang rows lang. Diba? So, yan. Pero, pagdating niya na ng 810, ang magra-run na natin, ang magra-run na diyan yung media query natin. So in-override natin yung dating, ayan oh, kung mapapansin niyo, naka-line na yung default natin na main. Default natin apat na columns, 'di ba? And then isang row. Pero in-override natin siya sa media query na pag 800 na ang screen niya and then ang minimum niya is 500. Dalawa na yung row and then dalawa na yung columns, dalawa na rin yung rows. Okay? So, yan. Mapapansin nyo, hanggang 500 yan. Yan, hanggang 500 siya ganyan. Pero, pag lumagpas ka na ng 500, syempre, magpupunta na ulit siya ng default. So, ayun yung lalagyan nyo pa ulit. So, gagawa pa kayo ng isa pang
ni jQuery para mas maging responsive na siya. Okay? So, let's say, oh, punta ulit kayo sa pinakataas. So, minimum and maximum width to. So, ang minimum natin dito is 500. So, ang gagawin natin dito, imbis na padagdag, pabawas ng isa. Kasi, ano eh, max and min width ang ginawa natin eh. Pero yung kaninang demo natin, minimum and max, di ba? Kaya ang nangyari, ang minimum mo plus 1. Pero dito, ang gagawin natin dito is, ang minimum niya is 500, pero kaya dapat ang maximum mo dito is minus 1. Okay? So, let's say, ang magiging ano natin, 499px. And then, ang minimum width natin, kahit actually di na tayong mag-declare. So, pwede kasi na tayo mag-declare ng 320 pa kung meron pa tayong pang mobile something. Pero kasi 499, ibig sabihin yan, pagdating mo ng 499, oh, let's say 499, kasi mostly parang ano na siya eh, ano, 499, parang pang mobile na siya, di ba? So, pwede na natin gawin is max na lang. So, ibig sabihin, 499 the rest, pababa, 499 pababa. So, ayun na yung pinaka-design niya. So, dito na natin de-declare yun. So, pwede na natin gawin dito mga boss, yung columns natin, pwede na natin gawin 1FR. Okay? And then, pwede natin gawin na sa rows natin, 4 na na row. Okay? So, ang gagawin na natin dito, yung mga columns natin, puro 1, 2 na lang. And then, yung mga rows natin, ay na yung magkakasunod na sila, 1, 2, ito naman, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Makita nyo, medyo matrabaho pa siya, di ba? So, kasi pag nag-grid na kayo, I mean, pag medyo ma-deep na yung learnings nyo kay grid, pwede nyo kasing, kahit di nyo in-declare isa-isa yung ano nila, yung template nila. Pwede kasing gumamit na kayo ng mga auto-auto, auto-fill, auto. So, maliles yung pagganto nyo nung ano. So, pag-declare nyo kung anong rows nila, maliles yan, mga boss. Okay? So, save ko, ah. Then, run, ayan na. So, ang nangyari dito, oh, ba't na gano'n siya? Box. Nasaan na ba tayo for na yun? Ba't yung box to natin nasa, yon yung column niya dapat dito, 1, 2. And then, row natin, kasi tigisa silang row eh. Dapat ito, 2, 3. Sino ba pinalitan ko? 3, 4. Okay, so tama na. Save. Yan. Kung papansin nyo, ito na yung mobile view, di ba? For example, isang line na lang yung mobile view, di ba? Ayan na yon. So, nakagawa na tayo ng responsive. Oh. Pagdating niya ng 810, 500 pataas hanggang 810, ang ano niya, ang layout niya is 4. And then, pag maximum, o, oh, diba? So, responsive na siya, mga boss. So, ganyan gumamit ng MediaQuery. Okay? So, ayan yung concept ni MediaQuery. So, nagsiset ka ng breakpoint and then nag-override ka ng layout mo. Okay? So, ayan yung pinaka-ano niya, gamit ni MediaQuery. So, yun. Sana may natutunan kayo ngayong tutorial. So, yun lang mga boss. Bye-bye!